So, mayroon tong parte na tinatawag namin telomere, na kung saan, kung bakit tayo tumatanda, kasi ito yung unti-unting napupudpud. No, kapag napudpud to, namamatay itong cellula, hindi na siya capable na mag-produce ng katulad niyang cells. So, pwede itong maging cancer cells, di ba? O, yun na nga, namamatay yung cells, pwede siyang sumabog. Ang tawag namin doon, apoptosis. So, masabog siya naturally. So, lahat ay ganyan na mangyayari. Yun ang principle kasi, parang isipin natin yung isang pasyenteng malapit na. Okay? So, mapapansin mo namamanas na ito. Tapos kapag nag-subside yung pamamanas niya, mapapansin mo nawawala na rin yung buhay ng pasyente kasi sumasabog yung cells. Siyempre, hindi natin ito nakikita, di ba? Pero yung mga natural na proseso sa katawan na tinatanggal natin itong mga to, ito lumalabas sa araw-araw natin na katawan sa pamamagitan na yung libag natin, muta, di ba? Pag-ihi, pagdumi, lahat yan, mga patay na cells na siya. Oo. Okay, so yun yung mga sumasabog na cells na. Pero napapalitan naman yan. Yes. Yung mga cells na okay pa po, mahaba pa yung kanilang telomere, ito yung continuously na nagproproduce ng mga natural new cells. Pero since yung halimbawa nagkaroon siya ng sakit like cancer or any age-related na mga sakit, ang nangyayari po doon, pwede natin kontrolin yung pag-ikli ng telomere. Kasi lahat yan, telomere yung pinag-uusapan natin dyan. Lahat ng mga may sakit, mabilis na umiikli yung telomere ng cells nila. Kaya namamatay yung cells. Now, kung magbibigyan natin sila ng nutrients, siyempre, nandun lahat sa mga kinakain natin yun. Pwede natin mapigilan yung pag-ikli nito. So, ang maganda rito, nakapag-develop ngayon yung mga scientists natin ng bagong, ng mga compound, na yung compound na yun, nanggaling din sa natural source. Na kung saan, napansin nila sa research, na kaya pala nating pahabain uli itong telomere naturally. No, nung discover na ito, binigyan nga nila yung tatlong scientists ng Nobel Prize noong 2009. At itong mga to, na-implement na to, nagawa nila to ng mga, sabi natin mga food supplements, no? Pero yung iba, genomic medicine, kahit lumabas yung science of epigenetics. Kasi pinag-aaralan nga natin yan. Now, katuwang nito, yung pag-aaral tungkol sa stem cell. Yun nga, yung telomere. Yung mismo sa loob ng cellula natin, yung tinatawag natin powerhouse of the cell, yung mitochondria. Lahat yun incorporated dun sa siyensa ng epigenetics. At sabi mo, may mga siyentista na nakadiskubre ng pamamaraan kung paano mapapahaba pa itong telomere na ito. Paano? Yes. Kasi meron silang mga components na nadiskubre. Ang tawag nila dito ay TA65MD. Itong TA65MD na to, isang component to na kaya niyang stimulate yung telomere mismo in the form of telomerase. So yung telomerase, ito yung enzyme na kaya niyang i-activate itong telomere para muli itong humaba. So, once humaba ito, mapapansin mo ngayon sa panlabas na anyo ng pasyente na doon na nag-i-improve siya. At bumabata yung... Nagkakaroon ng glow, ganyan. Yes, saka bumabata siya. Kaya may mga nakita na kaming pasyente na gumamit nito na age 65, naging age 55 yung itsura niya. Talaga. Ngayon, age 40 na. Ano lang yun, 6 months duration. Kaya maximum usage ng produkto na yun is 6 na buwan lang. Ah, so ibig sabihin, meron na talagang produkto na pwede mo nang inumin o pwede mong sa bahay lamang ititake. Pagkatapos, ihahaba yung telomere mo. Yes, so, pero itong mga to. So hindi ka na kailangan magpa-stem cell talaga? Oh, kasi actually, isa to sa parte ng tinatawag nating therapy. Ang stem cell kasi, isang therapy lang po to. Now, yung isa, you call it the telomere science, pareho sila nang ginagawa. Nire-rejuvenate niya or binubuhay niya muli yung cell. So, pareho sila ng stem cell. Pero, kailangan natin itong pareho na to. May produkto na rin na available na pwedeng intake or ilagay ipahit sa mukha ng pasyente para bumata sila. Ay, alam mo, may nakita nga akong video na yung pinahiran siya, pagkatapos unti-unti nawawala yung mga eye bags. Yun ba yun? Ah, iba naman yun. No? Yun ang mga produkto na yun. Ito rin, alam na rin namin yun. Pero ang aktibong ingredients ito, yung tinatawag nating argyrilin. Para siyang cream botox na hindi siya ini-inject sa mukha ng pasyente. Ipinapahid lang to kasi para mas safe. Kasi mapapansin natin yung gumamit ng botox,
yung iba ngayon, may mga side effects na nangyayari sa kanila. Mm-mm-mm. Totoo yan. At saka hindi ka makatawa dahil ang tigas-tigas ng mukha mo. Yes. Diba? Oo, pero itong mga bisita natin dito, ang gaganda ng mga tawa, mukhang hindi Botox. Yes. Ganda nga, Janice. Yes. Ang, yun nga, nabanggit mo yung telomere na product na yan. Do. Ano ang laman yan? Ito ba'y mula sa halaman? Mula ba sa... Saan nang galing? Yeah. Yung pang telomere natin na yan, meron kasi tayo iba-iba, depende kung ano yung dinevelop na produkto. Mm-hmm. Kasi meron tayong pinaka parang vitamins, we call it essentials. No? Mm-hmm. Kasi pag essential, it means kompleto to ng vitamins, minerals, mm-hmm. plus yung mga complex natural botanicals. Mm-hmm. Pag sinabi nating natural botanicals, papansinin mo mismo yung mismong forma nung iinumin mo. Kasi ito, couplet form siya, pero wala siyang hindi siya nilagyan ng protection, no? Mm-mm. Na magsabi natin, yun yung nagkukos kung ba't hindi na siya natural. Mm-mm. Though natural yung ingredients niya. Mm-mm. Itong sa amin, talagang cold compress. Mm-mm. Tapos nilagyan lang siya ng protection para hindi mag-iwahiwalay. Mm-mm. Pero mas ang gusto mo ipatake to sa bata, pisilin mo lang siya, matuturog siya. Mm-hmm. So parang gel form? Iba rin yun. Oh, ito, okay. Couplet form siya. Pero couplet, kaya mo siyang pisilin lang na matuturog siya. Ah, tapos pwedeng maging powder na siya? Yes, pwede mo siyang ipatake sa mga bata. Kasi pag bata, hindi nalang malulunok yun kasi medyo malaki siya. Oh, okay. Teka, pero bakit para sa bata? Hindi kasi, bakit ibibigay sa kanila? Hindi pa naman nila kailangan ng... dagdag na telomere, yeah. Di ba? Actually, sa mga bata, hindi talaga nila kailangan pa yung telomere. Oo. Pero may exception doon. Ito yung mga may sakit na. Oo. Kasi yung mga kadalasang pinatake namin ito, ito yung mga may lymphoma or forma ng cancer na masyadong life-threatening, tinatawag. Mm-hmm. So, once na pinatake natin sila nito, na-improve natin yung mga good cells nila. Mas nagbo-boost, no? Mas dumadami ngayon yung good cells compared with the cancer cells. So, ibig sabihin, may pag-asa pa ang mga batang may cancer? Actually, kayang-kaya siya. Mm-hmm. Basta susunod lang sila sa tinatawag nating medical protocol. Mm-hmm. Kasi madalas, yung pasyente na na-improve mo, mm-hmm. padating sa nutrients nila, doon naman tayo nagkaroon ng problema, yung pagkain mm-hmm. nila. So, nakakamali sila ng way ng pagkain, o kaya bumabalik sila sa dati nilang gawin. Mm-hmm. Pero kapag na-improve namin sila dito, binibigyan namin sila ng medical protocol din mm-hmm. na pang lifetime na nila. Mm-hmm. Na kung saan, tapos na sila dun sa treatment, mm-hmm. andun na lang sila sa maintenance. I-maintain nila ito hanggang sa huling hangganan ng kanilang buhay. Oo, para mapanatili na maayos yung kanilang mga cells, mm-hmm. para hindi na uli magsamantala ang cancer cells. Tama. So, Doc, talagang totally masasaran mo yung pintuan ng katawan mula sa cancer cells kapag nagtitake nitong telomere product na ito? Base doon sa pinaka information ng kanyang mga research, kasi mm-hmm. napakaraming research na pinag-aralan talaga mabuti itong produkto mm-hmm. na pwede talaga. Mm-hmm. Pero syempre, minsan magugulat ka, iba yung response sa katawan ng tao. Depende pa rin. Oo, pero sa tao. Napapansin namin na lahat ng mga parang nagkakaroon ng hindi kagad na nag-react, mm-hmm. marami silang ginagawa. Like, kung matanda na yung pasyente, minsan mm-hmm. sabihin natin, lagi naninigarilyo. Mm-mm. O kaya malakas uminom. Mm-mm. So yung mga yan, nabablock ngayon yung katawan natin na mag-response dun sa medication na binibigay. Mm-hmm. It takes time para matanggal to. So kailangan mo nang i-cleansing yung pasyente. Mm-mm. Tanggalin natin yung toxin na yun sa katawan niya para mm-hmm. mag-response siya dun sa medication. Ano ba pangalan yung telomere product na yan, Doc? Ah, meron. Siguro si Miss Mary Jane ang sasagot. Oh, sige, go ahead. So, yung product po na yan is the AMPM Essential. So, kung interesado sila dyan kasi, pwede naman namin yung i-discuss din sa kanila or i-present sa kanila or kumontak na lang po sila sa amin. Kasi syempre, we have to, kailangan i-assess din natin yung condition ng pasyente, yung iinom nito, ano ba yung kaso nila. So, for more information, text lang po kayo sa 0921-721-9058. Ulitin ko po, 0921-721-9058. Kaya susunod-sunod pa nila. 0921-721-9058. 0921-721-9058. Oo. So, yan nga, di-discuss pala ni Dr. Telomere ay ang tawag AMPM Essentials. Pag sinabing AM,
Umaga, PM, yes. Gabi. Mm-hmm. So, ibig sabihin, iti-take mo ito umaga-gabi. Yes, umaga-gabi. Pero ang maganda kasi sa product na to, halimbawa, mm-hmm. sa gabi ka naman gising, you can take AM sa gabi, tapos yung PM sa umaga. Ah, so depende rin sa lifestyle mo. It follows mo. The body clock. Yun po yung maganda. Oo, kasi iba, diba, mga call center agents, o kaya graveyard shift, katulad ng mga kasama namin dito. So, babalik na rin na lang nila. Mm-hmm. Yung kung ano yung umaga nila, umaga rin ng gamot. Yes, nag, yes, ay, ano, hindi, actually, hindi ito gamot, kundi isang supplement, ano? Gawa siya saan? Ayan, tulad nga po ng binanggit ni Doc Lavaro kanina, iba-ibang botanicals po ito. Meron tong mga vitamins and minerals, and napakadami kasi ng ingredients niya. Nasa 73 plus po ang content nito. So, kung pagdating sa more on nutritional loading kasi ito. So, di ba, ang katawan natin para makapag-repair, kailangan mo talaga ng specific na amount ng nutrients na hindi mo makukuha in a day-to-day basis. Kumbaga, kung susundin lang natin what is the ideal, parang kailangan mo ng 15 plates ng vegetables. So, hindi mo kaya yun, lalo na kung meron ka ng sakit. Kaya po meron ganitong klaseng produkto. Tapos, meron pa siyang ibang... Kasi makamasuka ka dun sa 15 plates of vegetables. Meron pa siyang ibang nagagawa na talagang ngayon lang. Kumbaga, parang bago talaga sa pandinig ng mga listeners natin ngayon. Oo, naku.